Ang dami na rin. Alas 8 na ng gabi, parating na ang mga mangingisda galing sa laut. Ito ang oras ng kanilang pagtabi dito sa aming barangay. Ang mga kabataan at ibang mga tatay ay handa na upang magbuhat ng mga bangka. Mula noon hanggang ngayon ay ito ang aming nakagawian. Ito ay isang uri ng isang bayanihan. Kamusta po kayo mga katalong? For today's video ay mananalubungan na naman tayo. Maraming mangingisda ang lumaut ulit dito sa amin. Dahil nga may sibad ang lagidlid at tulingan, silang lahat ay nagsilautan. Nangarap sila na makahuli ng maraming isda. At syempre, tayo ay nananalangin na makarami sila. Dahil kung marami nilang huli, marami din nating mapapanalubungan. Sa ibang lugar, pahilas ang tawag dito. Ito yung magbubuhat ka ng mga bangka para magkaroon ka ng isda. Ito nga at binigyan na tayo ni Paring Bong. Nakaisa na agad tayong lagidlid. Agad kaming lumipat sa bangka ni Paring Ino para madagdagan ang ating napanalubungan. Subalit, wala pala silang huli. Sumabit daw kasi ang kanilang uhayan. Kaya naman, bigo silang makahuli ng marami. Pero okay lang yan. May next time pa naman. Hindi talaga nawawala sa pangingisda ang minsay pagkalugi. At sunod nating pinuntahan ay si Uwi. At thanks God, marami-rami ang kanyang huli. Kaya eto, nakadalawang piraso na tayo. At parehas kami ni Mac. Nakadalawang piraso na rin siya at meron na siyang uulamin ngayong gabi. Matapos ngang manalubungan, sinilip namin ang huli ni Manong Uni. Nakahuli pala siya ng isang gulyasan. Hindi na nga tayo humingi sapagkat ang huli nila ay sapat lang para pang gasolina. Sa panahon kasi ngayon ay ginto na ang presyo ng gasolina. Kaya naman ang huli nila ay sakto lang pang ulam at pampuhunan sa sunod na laot nila. Nakadalawang kilo nga lang pala sila ng tulingan. 3 kilong lagidlid naman ang huli ni Paring Bong. Nagtira nga lang daw sila ng pang-ulam. 3 nga pala silang magkasama sa isang bangka. Kaya sa pang-ulam ay 3 din silang magbabahabahagi. Kinabukasan, maaga tayong nagising upang makapanalubungan ulit. Marami kasing mangingisda ang lumaot ulit dito sa amin. Nanalubungan ulit tayo para madagdagan ang isda natin kagabi. 2 piraso lang kasi ang napanalubungan natin kagabi. At grabe mga katalong. Napakaraming huli na naman ni Uwi. Ito nga't namimigay na siya sa mga taong tumulong sa kanya sa pagtaas ng bangka. At eto, binigyan rin tayo niya ng 1 buong tulingan. Lahat halos ng mga tumabing bangka ay tinulungan natin. At dahil nga marami nating nasalubong, eto ang result, nakarami tayong isda. Matapos makapanalubungan, ay umuwi na tayo sa bahay at nagkape. Nagkape nga muna tayo. Para mamaya-maya ay maghahanap tayo ng dahon ng sili. Napakasarap kasi ng tulingan kapag ito ay iyong nilahoka ng sili. At siguradong napakasarap na naman ang ating agahan. At ito nga mga katalong, ang nakita nating sili. Napakagaganda ng dahon. Kaya naman agad kong pinagpuputol ito para maiuwi sa bahay at makapag-start na ng ating pagluluto. Napakasarap nitong ihalo sa ating sasabawang tulingan. Matapos makapaghanap ng dahon ng sili, ay agad nating inilabas ang ating isda upang malinisan at ating mailuto na. 3 piraso lang pala ang ating sasabawan pagkat ang mga bata dito sa bahay ay hindi mahilig kumain ng mga sinabuan. Mas mahilig sila sa mga pinirito. Ang mga bata ngayon ay mas mahilig sa pritong isda. Kaya naman, napakahihina ng kanilang mga katawan. Wala kasing kasabaw-sabaw ang nakahiligan nilang pagkain. At heto nga't nakasalang na ang ating kawali. At ilagyan na rin natin to ng tubig para maisalang na ang ating lulutuing isda. Pinaghiwa-hiwa ko nga ito ng 3 piraso sa kada 1 buo. Masyado kasing malalaki kung hindi natin pagpuputol-putulin. Matapos ko ang maisalang ang isda ay naghimay na rin ako ng dahon ng sili. Tinanggal ko nga lang yung mga magugulang na at itinira ang mga mura pa. Nagayat na rin ako ng sibuyas at bawang. Matapos gayatin ay inilagay ko na nga ito sa ating nilulutong isda. At syempre, hindi mawawala ng asin na pampalasa. Nagsandok na rin ng kanin ang aking asawa. Dahil kulo na ang tubig at pakiramdam namin ay ang isda ay malapit ng maluto. Kaya naman, inilabas ko na ang sili matapos nating mahimay at mahugasan. Ito ang huli nating ilalagay pagkat ito ay mabilis maluto. Napakasarap ng sinabawang tulingan
Kapag ito ay may halong dahon ng sili. At nailagay ko na nga ang lahat ng mga ito. Hinalu-halu ko nga lang ito para lahat ay maluto. Tinikman ko na rin ang sabaw kung tama ang ating timpla. At yun, panalo, pwedeng-pwede na. Luto na ang dahon ng sili. Kaya naman, pwede na natin itong hanguin. Heto na mga katalong, luto na ang ating isda. Panahon na para tayo ay makapag-agahan. Nagutom kasi tayo sa pagbubuhat ng bangka at lalong-lalo na sa paghahanap ng sili. Napakalayo kasi ng pinaghanapan ko ng dahon ng sili. Nakarating pa ako sa bundok. Wala kasing makitang dahon ng sili sa paligid ng bahay namin. Dahil nga taginit ay napakadalang ng sili ngayon. At eto nga at nagsandok na ang aking asawa. Kain po tayo mga katalong. Grabe yung tulingan, talaga namang nakakatakam na ang kanyang itsura. Bukod sa tulingan ay may ulam din kaming pritong itlog at pritong pugita. At tinikman ko na nga ulit ang lasa ng sabaw. Sarap. Sabaw pa lang ay ulam na. Napakasarap talaga ng sinabawang tulingan kapag ito ay may halong dahon ng sili. Nagsandok na rin ang aking anak ng kanin at para makakain. At kahit nga nakakain na ay napakain ulit siya. Kain na po tayo mga katalong. At eto na ang first bite ko para sa inyo. Napakasarap talaga ng lasa ng sariwang isda at ramdam na ramdam mo ang manamis-namis nitong laman. Ito ang pagkakaiba ng isda sa probinsya kumpara mo sa Maynila. At dahil nga napakasarap ng ating pagkakaluto ay naparami na naman tayo ng kain. Kain po tayo mga katalong. At eto na naman po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!